Nandito ko eh. Oo, di ba? May ilaw nakatutok sa akin. Akala ko may nagpaan. Siyempre meron! Yes. Okay. Jay, ano, assessment of your 2022? How was it? Well, overall? It was great. It was great. Una, maraming blessings na dumating. Maraming opportunities kahit pa paano, di ba? Kahit medyo hectic yung 2022, you know, still found time to rest and recover. Business, okay. So yeah, and every time we have a chance to spend the new year, it's always a blessing para sa ating lahat, di ba? So how did you spend your new year? Wala, kami na lang ni Julia. I spent it kasama yung family niya. Kumain lang kami. Hmm. Ano ba yun sa iyo? Important sa iyo that you're close to the family of Julia? Of course. Why? Of course. I mean, I think kahit sino naman, di ba? Okay. Kahit sino naman. Yung taong mahal ko, syempre gusto ko sana mahal ka rin at mahal mo rin yung mga taong mahal niya. Mm-hmm. Ganun din ba siya sa family? Yeah. Okay. Yeah. 2023, anong goals? Meron ba? Marami. But alam mo yun, focus on business, sana mas marami pang sana makagawa ng isa pang teleserye siguro for this year at isa pang movie. But ano muna ako eh, nire-recover ko muna sarili ko para pag sumabak tayo ulit, medyo refresh bago yung gagawin natin. Kanina yung MJ asked you na kung is 2023 parang the year na you're gonna eventually tie the knot, and what did you tell him? Pa-share naman sa mo. Darating tayo dyan eh. Sabi niya kanina kasi kung secret ba, kung nangyari na tapos secret. Secret sabi, marriage, yeah. Okay. Hindi ko naman gagawin yun eh. Mm-hmm. Diba? Hindi ko naman itatago dyan sa inyo yun or ano. Pero, darating yun. Darating yung taon na yan. For sure, malalaman nyo din yan. Pero not this year. I can't say. At saka parang, parang booking na ata kapag ano, diba? Mukhang naman yan na natin. Pero Jay, pag ba ano, at what point can you say na ready ka na? Ako kasi pag kinasal ako, tuloy-tuloy din eh. Gusto ko na may family agad. So ano. Pero bago mangyari, yung gusto ko, alam ko sa sarili ko na kahit anong mangyayari, maging okay yung family ko, diba? Financially, emotionally. So, ang masasabi ko lang, you're working on that. Malapit na yun. Pero, kung pwede ko pang i-ano, diba? Pero, pupush ko pa konti para sigurado. Jay, tanong lang ako sa about the film. Suicide kasi yung topic. Yeah. Ano yung mga na-discover mo about that issue nung ginawa yung film? Stuff that hindi mo pa alam about suicide because, you know, it's pretty common and easy. Well, sa totoo lang, hindi sa ano eh, kung ano yung natutunan. It's more of yung sinabi ko kanina. Mas na-validate lang yung mindset ko is maging mabait lang tayo sa lahat ng tao. Mm-hmm. Di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan eh. Andito tayo sa group, uwi tayo maya-maya, nag-enjoy naman tayo dito, nagsasaya, nangingitian. Pero di ko naman alam anong pinagdadaanan nyo pa mamaya sa araw na ito or sa mga, di ba? So, ganun din eh. Ganun din dito eh. Kumbaga, unang tingin mo kay sa character ni Kylie or sa character ko, parang masaya naman sila. Yeah? Mm. Pero hindi natin alam anong pinagdadaanan inside. Mm-hmm. Just always be nice, respectful, be kind. Wala namang bayad yun. Hindi ka naman maghihirap. Hindi ka naman maghihirap doon. Kapag hindi maayos yung kausap mo, ano, walk away. Diba? Pero kaya ng panahon. Paano si Kylie? Kasi mabigat yung karakter niya, di ba? Sad siya. Yeah. So, paano siya on set? She, ano, mabigat yung karakter niya, mabigat yung journey niya. Yung mga fans niya, yung network niya, will be very proud of her dito sa ginawa niya. Pero pag wala kami sa eksena, ano naman, maayos, magaan siya kausap. Kumbaga, she's actress siya, pero hindi naman niya parang, di ba, sobrang dinidibdib or dinadala sana. And she was fun to be with, masaya siya kausap.
Okay. Yeah? Anong challenge ang ano, na-encounter mo sa pelikulang ito na? Hindi ko pwede masabihin kasi medyo crucial yung ano, mag-preamp, pero may nagtanong kasi sa akin kanina, medyo kinumpara daw kasi mental health, kinumpara sa ano eh, sa kay Budoy. Pero di ba kasi ano, you can see Budoy kasi special child siya, di ba? Inborn pag nung pinanganak pa lang siya, ganoon na siya. Ito hindi tulad ng sinabi ko, hindi mo mahalata. Hindi mo alam. So meron malaking pwede ko sabihin na magugulat kayo sa character mo sa, to ha? Or basta di ko pwedeng sabihin basta. So dapat talaga mapanood ng mga tao to just bring awareness and just to fall in love. Gaano ka kaya ba ng love to save someone, di ba? Diba? Since this is about suicide, kapag when you were at your lowest, kapag hindi maganda yung pinagdadaanan mo, sino yung una mo kinakusap o tinatakbuhan? Wow. That's good because napaka-importante yan para sa lahat. Pamilya mo, importante. Pero paano kapag sinabi ng tao, hindi kami okay na family ko, andun naman si Panginoon. Pero paano pag sinabi mga nag-shake yung faith niya kay God, diba? So how do you, ano, pero sa akin, sa awan ng Diyos, you know, family ko, friends ko, exercise has been, yun yung isa sa pinaka, ano eh, isa sa pinaka advice ko sa tao na sobrang underrated yung exercise. Kahit hindi yung workout, ha? Kahit yung maglalakad ka lang ng isang 1K, 2K, meron kasi time para sarili mo. Yung mga makapag-isip ka, fresh air. Mas balik ka, magbabago yan eh. So, para sa akin, underrated yung exercise. Ang laki na nagagawa yan para sa mga ay pinagdadaanan mentally, physically, emotionally. Dumating ka sa point sa buhay mo na parang na-challenge yung paniniwala mo sa Panginoon? Not really challenge. It's just andun ka sa why, bakit. Wait, anong ginawa ko? Or di ba? Ano bang gusto mo matutunan ko? Anong pinapakita mo sa akin na dapat kong gawin o hindi dapat gawin? More on yung mga ganyan. So for you, parang ano yung sinagot niya sa iyo? Ano yung pinakita niya? Ayun, that, may sagot siya in different ways eh. Na makikita mo minsan, kanari, you know, tinatanong mo siya kung bakit. And then titingnan mo talaga kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Nakikita mo kung anong ba ang pwede mong baguhin or paano ako matututo sa pagkakamali na to. Kasi pag hindi ka nag-grow, kapag wala ka natutunan doon, edi baliwala yun. Nangyayari sa buhay mo for no reason. So everything bad or even good na nangyayari sa buhay natin, we have to learn from it, grow from it, and be better. Okay.